papuri sa kahit taasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kahit taasan, siya'y papurihan, ngayon at pagpakailanman. Umawin ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawin ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papatuloyin sa kahitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kahitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa unang Martes tayo ng buwan ng Agosto, at nasa ika-anim na araw na Agosto, ay atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ng pagliliwanag sa pag-unyo ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon mag-isa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at papang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, habang naglalakbay si Jesus ng kanyang mga alagad patungong Jerusalem, naantala ang paglalakbay nito nang masaksihan ng mga alagad ang pababagong anyo ni Jesus sa bundok na iyon, na silayan ng tatlong alagad ang nalapit na kalulatian ng Panginoon. Bagamat sandali lamang ito, ito ay naging bukal ng panibagong katatagan at lakas na nagpapatatag sa kanila para sa nalalapit na pagsubok ng cross upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuhuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang pinapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang
makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus Kristo, itong naanak, Panginoong Diyos Kordero na Diyos, anak ang Ama. Ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ang Diyos Ama. Amen. Apus Agos. Apus Agos. Papunis sa Diyos sa kalita. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bawang anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay inyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinakupok bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pakindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuutan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 na kaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol
at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tela taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay, natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig, sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagukulan ninyo ng pansin sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umaga ay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
Alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang inalulugdan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti anupat walang sino mang makapagpuputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at Elias, nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapaap at mula nooy may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang umababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Siyang mapagpalang araw po sa inyong lahat, purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ay kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon o tinatawag na Transfiguration. Na ito po ay ang Transfiguration ay mula po sa salitang Espanyol na binigay sa atin nung tayo naging Kristiyano at dito po magmula ang salitang English na Transfiguration. Pero sa ating pagbasa ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang salita pong ginagamit na koinoko na Griego ay metamorphoti mula po sa verb na metamorpho. Sapagkat ang atin pong pagdiriwa ngayon ay tinatawag na metamorphosis, pagbabagong anyo. Na ito ay mula sa salitang Hebreo na sinwitsura. Na ito yung pagbabago na pinakailangang tingnan ng bagong paraan. Una, ang tradisyon na kinalalaman o alam ng mga Hudyo. Ito yung tradisyon ng Torah o tungkol sa kautusan na nirepresenta ni Moises na nagpakita noon at ang tradisyon ng Nabiim o mga turo ng mga propita na nirepresenta ni propita Elias. At nag-usap-usap sila tungkol sa pag-eksodo ng Panginoon. Ang kanyang pag-eksodo ay yun pong pagtanggap ng cross. Sapagkat ito pong pangyayari sa pagbabagong anyo ng Panginoon
ay siyang pagbibigay ng lakas sa mga nalulungkot ng mga apostol nung sinabi niya na siya'y dakpin, papatayin, at pagkatapos ng tatlong araw siya'y mabuhay muli. Ito yung pagpapahayag na siya nga ang Mesiyas. Atin pong tingnan una ang kahulugan ng mga teksto na itong pang-anim na araw, ito yung pang-anim na araw ng kapistahan ng mga tulda. Ang kapistahan ng mga tulda ay isang kapistahan na nagpaalala sa kanila, sa mga Israelita, na 40 na taon sila'y nagtutulda at naglalakbay sa disyerto patungo sa Israel sa kanilang lupang hinirang. Kaya 6 na araw magkaroon sila ng pagdiriwang sa tinatawag na kapistahan ng mga tulda. At umakyat sila sa mataas na bundok ng ating Panginoong Hesus. Hindi po nasabi dito kung ito'y Mount Tabor o Monte Tabor, pero basta't mataas na bundok, ito yung pagpapahayag ng ating Panginoong Hesus. Siya ang bagong Moises na umakyat sa bundok Sinai at doon nagkaroon din ng pagbabago si Moises at kanya pong natanggap ang tradisyon ng Torah o tradisyon ng mga kautusan ng Diyos. At dahil dito, nakita po natin na ang mayroon pong ulap na bumaba sa mga apostol na San Pedro, Santiago at Juan. At mula sa ulap na ito ay ang tinig, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Nang ibig sabihin dito, hindi na ang tradisyon ng Torah o pagtuturo ni Moises at ang tradisyon na pagtuturo ng mga nabiim o mga propita na nipsinta ni Elias ang siyang gabay, ang bagong gabay, ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay sinasabi, pakinggan niyo siya. At ano pong pinakadahilan? Sapagkat siya ang minamahal na anak ng Ama. At kung tayo naugnay sa Kanya dahil tayo Kristiyano, tayo maging bahagi na rin na mga minamahal na anak ng Diyos. Plakpakan po natin ang ating pong Hesus Nazareno na dahil sa Kanya, tayo'y may turing na minamahal ng Ama. At itong minamahal na Ama, ang ibig sabihin dito, bahagi na tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya yung mga sinasabing nagniningning at puting-puti na damit ng Panginoon ay nangyari na rin sa pangitain sa na ating napakinggan ngayon sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 7, Beso 9 hanggang 14, na kung saan ang nakaupo doon ng Diyos na Ama ay nagniningning ang kanyang damit. At iyon rin ang damit ng ating Panginoon, magniningning ang ating espiritual na damit kapag tayo'y nagbalik loob. Sapagkat ang kahulugan po ng pagbabagong anyo, transfiguratio o metamorphosis o metamorphosis o sensuitura ay ang ating pagbabalik loob upang ang espiritual na nadamit, ang bagong pagkatao na ang ating nasusuot, atin na pong naiwaksi ang lumang sariling makasalanan sa atin sapagkat tayo'y tinubos na. Hindi po sa madali na paraan, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa kamatayan sa cross. Tinuturing na ang cross ay iskandalo at sinasabi pa sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 21, Verso 22 hanggang 23 na sinumpa ng Diyos ang namatay na nakapako sa kahoy. Pero ito'y binago ng Panginoon. Kung ang kasalanan ay nakapasok dahil sa kahoy na pinagbawal ang bunga at kinain ni Adan at ni Eva, ang bagong kahoy ng cross na simbolo ng kamatayan naging simbolo na ng kaligtasan natin at pagbagong buhay na maging bahagi na tayo sa binabago na tao. At dahil dito, si Moises at si Elias na mga simbolo ng dalawang napakahalaga na tradisyon, Torah, tradisyon ng mga kautusan ng Diyos, at Nabiim, tradisyon ng mga pagtuturo ng mga propita, ay magkaroon na ng isang panibago na pagtingin
na ang ebanghelyo na ng ating Panginoon. Ano ang ebanghelyo? Ito yung pagtuturo ng ating Panginoon na maghahari na ang Diyos. At ang kanyang paghahari ay paghahari ng may pag-ibig, paghahari ng shalom o kapayapaan, ang paghahari na kung saan tayo ay may karoon ng habag at awa sa ating kapwa, ang paghahari na ang Diyos sa atin ay naugnay-ugnay at natitipon na bagong Israel, bagong Jerusalem, bagong sambayanan ng Diyos na simbahan. Ang ating pong Hesus Nazareno, siya ang ulo at tayo membro ng katawan na mistiko na katawan ng ating Panginoon na simbahan. At dahil dito, kailangan ng ating pagbabago ay magpapatuloy sa pamagitan ng ating pagyakap sa katotohanan na walang iba kundi ang katotohanan ng Diyos na kinakailangan nito ng pagbabalik-loob o pagbabago sa ating sarili, pagbabago sa ating lipunan upang ang Diyos na ang siyang pumagpanginoon sa ating lipunan, pagbabago ng ating tunguhin sa buhay upang ang liwanag natin ay ang katotohanan na tinuturo ng ating Panginoon sa kanyang ebanghelyo. Pero hindi yata ito naunawaan ni San Pedro. Kaya sabi niya, magtayo po dito tayo ng tatlong kubol. Ang ibig sabihin dito, hindi alam ni San Pedro na kanya pong pinaghiwa-hiwalay. Isa kay sa tradisyon ng mga propita kay Moises, isa sa tradisyon sa mga propita para kay Elias, at isa sa ating Panginoon na Kristiyano. Pero hindi dapat ganyan. Ano ang nangyari? Nawala po ang lahat. At naroon na lang si Jesus. Nang ibig sabihin, tayo dapat ay magkaisa lang kay Jesus. Tayong lahat ay magkaisa sa pag-ibig na tinuturo ng ating Panginoon. Tayong lahat ay dapat masilayan ng liwanag ng ebanghelyo sa pamagitan ng espiritu ng ating Panginoon. At dapat tayo'y mamumuhay na isang bagong bayan na naisa sa isang Panginoong nag-aalay ng kanyang buhay. Nag-aalay ng kanyang buhay upang tayo sa darating na panahon na kayo sinasabi nga, isikrito muna nila, nasabi, huwag mo nang sasabihin hanggat hindi mamatay at magbagong buhay ang anak ng tao, ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang lahat ng tagumpay ng pagkabuhay muli o resurrection ay dadaan sa daan ng sakripisyo ng cross. Ang buhay natin, kailangan din tayong makiisa sa sakripisyo ng ating Panginoon dito sa banal na misa o Eucharistia upang tayo maging bahagi sa pinagpala at nagtagumpay na sambay ng Diyos na nagbabago. Nagbabago sa Panginoong nagpahayag na siya ang nagbabago upang may payag na siya ang tunay na Mesiyas, na siya ang tunay na daan, na siya ang ating Panginoon na nagbibigay buhay na walang hanggan. Naway magkaroon tayo ng bagong buhay sa kanyang pangalan. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ito yung ating pakiisa sa pagbagong anyo ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa bagong anyo, inihayag ng Ama ang kalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kalhatian, subalit sa ating paghihintay, sa kaharian, manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kalhatian, Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kalhatian, Panginoon. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kalwalatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kalwalhatian, Panginoon. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan
manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kalwalhatian, Panginoon. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kalwalhatian, Panginoon. Ang mga taong nagdurusa naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagungan niyong manunubos, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kalwalhatian, Panginoon. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagungan niyo at makatulad ng nilwalhating katawan ni Kristo, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kalwalhatian, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, nakamamanghang narito kami, tanggapin mo ang mga panalangin ng paminang ito na natitipon upang marinig ang iyong salita at mag-alay ng sakripisyo sa iyong anak na buhay at nag-ari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patid upang paghahain natin ay kaluglan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag na maunyo ng anak mong mahal, ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niya yang maningning sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Pagpapalain tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan sa Kristo na aming Panginoon. Pinakita niyang siya ay maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito ipinawi niya ang pangamba takot ng mga alagad sa maganap sa cross. Dito inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinanguluhan. Kay kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na pakatupo, napuno ang langit at lupa, ng kadakilaan ko. O sana sa kaitaasan, ilang pala ang napanirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawarin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisaan mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manila, San Pedro, Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ay siya nawang magpagbago sa amin sa kapagiging kalarawan ng niloob mong pagmamalas ng pagliliwanag sa panganyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan nating pong Jesus Nazareno. Kaming narito at kayo managnay sa balibang social media platform at post-posting sa balibang paraan. Nawaing inyong panalangin at linggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong Quiapo Church, sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan.
Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Pagbabagong anyo. Ito ang nagbigay sa atin ng lakas dahil dadaan ang lahat sa cross. Dadaan lagi ang buhay sa hamon at sa mga pagsubok. Ngunit ang biyayang ibibigay ng Diyos sa atin ay higit pa sa ating mga pinapanaginip sapagkat Kanya pong ginawa ang pagliligtas dahil sa Kanyang pagmamahal, tayo naugnay sa Kanya sa transfigurasyon, sa kaliwanag ng bagong anyo, ay magbabago din kapag tayo'y nagbalik loob sa Kanya. Ngayon po ang basbas. Mangyari po namin itaas bagya, mga ibagay po na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus na sa rin inihag mo sa cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa imakamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman sa pangitan ng binisyon nito na may maalan ng pangakon sa binyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin yung Pong Isus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin.